sa kaharian ng kiyangan, nakatira ang mag-asawang sina Bugan at Wigan. Sa tagal ng kanila pagsasama, kalanmay ay di nagkaroon ng anak. Hi! Anong saysay ng buhay? Parang hindi pinapakinggan ng mga Diyos ng ating panalangin. Oo, tama ka. Pero halika muna, magmoma muna tayo at saka natin isipin kung ano dapat gawin. Matagal nag-isip ang mag-asawa hanggang nakapag-desisyon si Bugan na maglakbay papuntang tahanan ng mga Diyos sa silangan. Dito ka lang, Wigan. Pupunta muna ako sa Diyos na sinangilin, bumbaker, bulang, at iba pang mga Diyos na hayop. Papayagan kita, basta ingatan mo ang sarili. Sinimula ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa ibyong. Dumaan sa puwitan. Nagtungo siya sa silangang papuntang nababaninan. Tumawid siya sa ilog ng kinagid at narating niya ang lava sa ayaman. Saan ka pupunta, Bugan? Huwag kang malungkot. Magtungo ka sa silangan at magpakita ka sa mga Diyos. Tuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawas sa lagod at nakakita ng buhaya. Ako si Bugan. Hahanap ako ng lalaman sa akin dahil wala kaming anak niya. Hindi kita kayang lamunin dahil napakaganda mo. Muling naglakbay si Bugan at nakarating sa lugar na kinakatakutang pating, nilaban niya ang takot at kinausap. Pakiusap, kainin mo na ako, sapagkat wala kaming anak ng aking asawa. Hindi kita kayang kainin dahil napakaganda mo. Pagkatapos sinaluhan ang pating sa pagkainan, muling naglakad patungo sa silangan si Bugan. Sa wakas, narating niya ang tahanan ng mga Diyos. Labi siyang napagod kaya humiga siya sa lusong sa labas ng bahay. May naamoy akong tao. Umaalis nga ang amoy ni Bugan kaya lumabas si Bumabaker at nakita niya ang isang babae na nakahiga sa sulong at tinanong niya ito. Ba't ka nandito, Bugan? Napunta ako rito upang mamatay sapagkat wala kaming anak ni Wigan. Ha ha ha! Halika, puntahan natin ang iba pang mga Diyos. Nang makita ng mga Diyos si Bugan ay naglugod ang mga ito sa kanya. Binigyan niya si Bugan ng manok, baboy at kalabaw. Pagkatapos sinamahan ng mga Diyos si Bugan kay Wigan at tinuruan ang ritual na buwan para magkaanak sila ni Wigan. Ang kaligayahan mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan.